Angela's POV. Himalat, wala kaya tang reklamo ngayon. Ani Cindy habang kausap ko siya sa telepono. Hindi ko napigilan na iikot ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. It's been a week magmula na ipadala ko ni Daddy dito sa province at tumira dito kasama si Octavio. Unti-unti na ako nasasanay at maging ang katawan ko sa mga gawaing bahay kaya't hindi na rin madalas ang aking mga reklamo. Tss, wala rin naman ako makukuha sa pagre-reklamo ko. Hindi pa rin naman matitinag si Octavio sa pagpapahirap sa akin, sagot ko habang humihiga. So, Octavio is the name. So makaluma ha, komento niya na sinabayan pa niya ng tawa. Yeah, anyways, how are you? Pag-iiba ko sa topic. Ito pa lang kasi ang pangalawang beses na nagkausap kami dahil most of the time, hindi ko siya makontak o kung nakokontak ko man siya, hindi naman niya nasasagot. Oh God, this is one hell of a week. Did you know? I don't. Kaagad kong pagputol sa kanya. Narinig kong pag-ingos niya mula sa kabilang linya, ngunit nagpatuloy naman siya sa pagsasalita. My dad introduced someone to me. Ang sabi ni Daddy, inaanak niya raw. Okay, he is handsome and he is kinda hot but God, his attitude. Napaka-antipati ko niya. Napakasungit at napakayabang. Ang taas ng tingin sa sarili niya. Akala niya kung sino siya. You know, I tried to flirt with him but he rejected me. He damn rejected this one hell of a goddess. Ramdam na ramdam kong inis ni Cindy para sa lalaking tinutukoy niya. Napailing ako. So, inis ka sa kanya kasi nireject ka niya. What? Did he hit your ego? Tanong ko habang nakataas ang aking isang kilay. What? No, I just really hate his guts. Ito pa, iniinsulto pa niya ako at sinabihan ako malandi. Never in my life na sinabihan ako na malandi. The nerve of that asshole! Kung nakikita ko lang siya ngayon, ay sigurado ako nakakuyom ng mga kamao niya at nangangalit ng ngipin niya dahil sa inis. That guy sounds interesting. Once I get back, ipakilala mo siya sa akin. I said, while grinding at sinusubukang inisin si Cindy kahit pa hindi ko naman siya nakikita. And why the hell would I introduce him to you? Interesting you see, huh? That's way too far to describe him. Sagot niya na malakas ko ikinatawa. Mukhang hindi lang ako ang may problema sa lalaki. May kakambal ata si Octavio na hindi pa niya nakikilala. Mahaba-haba din ang naging pag-uusap namin ni Cindy. Natapos lamang ang aming pag-uusap nang tawagin na si Cindy ng kanyang sekretarya para sa meeting niya. Bumangon na ako, alas 7 na ng gabi kaya siguradong pauwi na si Octavio mula sa pangingisda. Binuksan ko ang pinto ng aking kwarto at ganun na lang ang gulat ko nang mabungaran ko si Octavio na nakatayo sa harapan ng pinto ng aking kwarto. And there is an intense gaze on his eyes. Napahawak ako sa aking dibdib dahil sa gulat at bumilis rin ang tibok ng aking puso. Ano ba naman Octavio? Magsalita ka naman kung nandito ka na. Nakakagulat ka? At ano bang ginagawa mo dyan? I said. Tinalikuran niya ako at inilagay sa lagayan niya ang mga gamit sa pangingisda. Sino ba yung kausap mo at hindi mo malang narinig ang pagbukas ko ng pinto? Pasalamat ka at ako ang pumasok. Kung magnanakaw sigurong pumasok rito sa bahay, baka ubos na mga gamit dito. Tila inis niyang sabi habang nakatalikod sa akin at may binubuting-ting. Sumimangot ako. As if naman may mananakaw na mahalagang gamit dito. Pabulong kong sabi na tila narinig niya dahil lumingon siya sa akin at binigyan ako ng matalim na tingin. Umingos lamang ako bilang sagot bago ako tuluyang bumaba. Napatingin ako sa kulay blue na cellophane na nasa lamesa. Ano to? Tanong ko habang tinitingnan ang laman ng cellophane. Ulam natin. Bumili na lang ako sa karinderyang nadaanan ko kanina nung papunta ako sa palengke. Baliwalang sagot niya. Pagkatapos niya kasing mangisda ay binebenta niya ang mga huli niya sa iba't ibang tao na kadalasan ay mga kapitbahay niya lang o mga kakilala and most of them are women. Sa loob ng ilang araw na pagtira ko sa poder niya ay napansin ko na marami ang nakakakilala kay Octavio at kagaya na sinabi ko, halos lahat na nakakakilala sa kanya ay mga kababaihan. At kung pagbabasehan lang din naman ang uri ng tingin na ibinibigay sa akin ng mga dalagang kapitbahay ni Octavio, sa tuwing nagsasampay ako sa labas o lumalabas lamang pag may kailangan akong bilhin, ay alam ko ng karamihan sa kanila ay may gusto kay Octavio. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit tila galit sila kung makatingin sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Kung hindi lang talaga ako nangangamba na baka magsumbong si Octavio kay Daddy at lalo pa akong tumagal dito, malamang ay matagal ko nang kinumpronta ang mga babaeng yun. Sure ka bang malinis ang pagkakaluto nito? Bigla ko napatigil sa pagsasalita nang lingunin ko siya
at makitang nakatalikod siya at naguhubad ng kanyang damit pang itaas. Hindi ko magawang ialis ang tingin ko sa kanyang likod. Hell, his back is sexy as hell. I have a thing for a man's sexy back. And Octavio has it. Goodness, I can take my eyes off his back. Wala sa sariling, nalunok ang sarili kong laway nang gumalaw siya dahilan upang gumalaw din ang mga muscles sa kanyang likod habang tumutulo ang kanyang mga pawis. Parang gusto kong padaanin ang aking palad sa kanyang malapad na likod at damhin ang kanyang mga muscles. Masyado nakapokus ang aking atensyon sa kanyang likod na hindi ko man lamang napansin na lumingon na pala siya sa akin. Halos mapatalon ako sa gulat nang magsalita siya. Bakit kagat-kagat mo yung labi mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Octavio habang nakatingin sa akin. Mabilis akong umayos ng tayo habang nalalaki ang aking mga mata. Doon ko din lamang napansin na kagat-kagat ko nga ang aking labi. What the hell, Angela? Hindi mapakali at namumula mga pisngi na tumingin ako sa ibang direksyon saka tumikim at lumunok. And why the hell are you blushing? Since when did you become like this, Angela? It's just a habit. Nautal kong sagot sa kanya nang hindi tumitingin. Really? A habit? Bakit ngayon ko lang napansin? Aniya na tila nagtataka. Doon lang ako tumingin sa kanya. Pinag-ekis ko ang aking mga braso at tinasan siya ng kilay. At bakit? Inoobserba mo ba lahat ng galaw ko, ha? Masungit kong sagot upang kahit papaano ay matakpan ko ang hiyang nadarama ko. Hell, kailan pa ako natutumahiya? Lalong kumunot ang kanyang noo. Bakit ang sungit mo? Maayos naman ako nagtatanong nga. He asked, saka bumuntong hininga. Maghanda ka na nga lang para makakain na tayo. Masyado akong pagod para makipagbangayan sa'yo. He said, bago siya pumasok sa kanyang kwarto. At kailan pa siya natutumapagod sa pakikipagsagutan sa akin? Bulong ko sa aking sarili saka humiling-iling. At kagaya nga na sinabi niya, naghanda na ako para makakain na kami ng hapunan. Tatawagin ko na sana siya nang kusa na siyang lumabas mula sa kanyang kwarto. Walang imik siyang umupo. Sumunod naman ako sa kanya. Lalagyan ko na sana ng kanin ang aking plato. Ngunit naunahan na niya ako. Siya na mismo naglagay ng kanin sa plato ko bago niya nilagyan ng kanya. Sa isang linggo na pagtira ko dito kasama si Octavio, unti-unti ko nang napansin ang paiba-iba niya ng ugali. Minsan ay trip niya talagang inisin ako, utos-utusan ako, pahirapan ako at makipagsagutan sa akin. Minsan naman ay nagiging mabait siya, katulad na lamang nung minasahe niya mga paa ko at katulad na lamang ngayon, siya na ang kusang naglalagay ng kanin sa plato ko kahit hindi ako nagsasabi. Minsan ay siya na rin na naguhugas ng pinagkainan namin, lalo na kapag katatapos ko lang maglaba. Kung minsan nga iniisip ko na tamang hinala ako, na may saltik talaga siya. Baliw, loko, ganon. Hindi ko rin kasi matansyang ugali niya. Bukas, alis tayo, biglang sabi niya habang naguhugas ako ng pinggan. Siya naman ay nagbabasa ng newspaper na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Nilingon ko siya, nakakunot ang aking noo. Saan tayo pupunta? Tanong ko at pansamantalang tumigil sa paghuhugas. Sa kasal ng kaibigan ko, sagot niya nang hindi man lang ako binigyan ng tingin. Bumalik ako sa paghuhugas. Bakit kailangan kasama ako? Ikaw na lang. Kayo lang naman ang magkaibigan. Hindi ako imbitado. Isa pa, mabubor lang ako doon kasi wala naman akong kakilala doon. Nakanguso kong sagot sa kanya. Sinabihan ko na siya na isasama kita. At isa pa, pagkakataon mo na yun para makipagkilala sa ibang tao rito. Lalong humaba ang aking nguso. Hindi rin naman kami magkakaintindihan. Sagot ko sa kanya habang binabanlawan ang mga pinggang natapos ko ng sabunin. Nakakaintindi mga tao rito ng Tagalog. Hindi lang sila magaling sa salita pero kaya naman nila makipag-usap kahit papano. Sagot niya sa akin. Eh, ikaw, bakit matatas ka man na Galog? Bigla ko na lamang naisipan na itanong. Napansin ko kasi na fluent ka sa pagtagalog. May accent nga lang. Pinagpapraktisan mo bang pagtatagalog para makapag-usap sa akin? Asa ka naman. Bakit naman ako magpapakahirap para lang makausap ka? Sino ka ba? Kung pwede nga lang, magbisaya lang ako kaso kahit papaano naman may nararamdaman pa rin akong awa para sa'yo. Isa pa, baka takutin mo na naman ako na magsusumbong ka sa daddy. He even made a face while saying the word daddy. Mo. Di ba magaling ka naman dun? Ang umasa sa daddy mo? Nangiinis na sabi niya saka nakangisin tumingin sa akin. See? This is what I am talking about. Kanina lang, medyo mabait pa siya pero heto na naman siya ngayon. Pinapasadahan na naman niya ako ng mga salita na nakakapagpainit sa dugo ko. Huminga ako ng malalim. Kalma lang, Angela. Huwag mo na patulan. Sayang ang ganda pag pumatol ka. Gabi na,
bukas ka nalang makipagsagutan sa kanya, I told myself. Ilang beses pa akong huminga ng malalim bago ko tinapos ang paghuhugas. Nang matapos ako'y umupo ako sa tabi niya, ngunit hindi ko hinayaang magdikit ang aming mga balat. Baka kung ano na naman ang sabihin niya. I crossed my legs and my arms on my chest. Dahil hindi nakasaradong pinto ay doon ko itinuon ang aking tingin. Madilim sa labas, rinig na rinig kong ingay na ginagawa ng mga bata naglalaro at maging ang ingay na binibigay ng mga naghahampas ang alon ay rinig na rinig ko. Hindi ko rin napigilang ipikit ang aking mga mata nang madama ko ang malamig at sariwang hangin. Hangin na hindi ko nalalanghap sa Maynila. And for some reason, nagugustuhan ko ito. Walang bumubusina ng mga sasakyan at jeep. Walang nagsisigawan ng mga lasing. Walang malakas na ingay na nanggagaling sa mga taong lasing at nagpa-party. Walang malakas na ingay na nanggagaling sa mga telebisyon at malalaking speakers. Tanging ang mga tawa lamang ng mga bata at ang mga naghahampasang alon ang aking naririnig na siyang nagpapakalma at nagbibigay ng kapayapaan sa aking puso. Nang buksan ko ang aking mga mata ay bahagya ako nagulat nang mabungaran ang ilang mga bata na nakatunghay sa akin. Maging sila ay tila nagulat din sa biglaan kong pagmulat. Hala, matamandi ay siya! Abinakog na tulog! Hala, gising pala siya. Akala ko tulog. Anong isang batang lalaki na hinarap ang batang katabi niya. Kumunot ang akin noon sa kanyang sinabi. Gapahan niya, uy! Taas ka ayo o guilong mo! Murag artista ba? Ang ganda niya, ang tangos ng ilong. Parang artista! Sabi naman ng isang batang babae habang nakatingin sa akin at nakangiti ng malapad dahilan para makita ko ang bungal niyang mga ngipin sa harapan. Ayaw magduol na niya, mamakraba na. Huwag kayong lumapit dyan, nangangagat yan. Biglang sabi ni Octavio. Lalong kumunot ang noo ko at lumingon sa kanya. Nasa newspaper pa rin nakatuon ang mga mata niya. Ano sinabi mo sa kanila? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Doon lamang siya nag-angat ng tingin. He looked at me while grinning. Hulaan mo, he said playfully. Nay, maayo kayo matagalog si Kuya Octavio ah! Ang galing magtagalog ni Kuya Octavio ah! Biglang sabi ng batang siyang pinakauna nagsalita kanina kaya't napunta na naman ang atensyon ko sa kanya. Ha? Naguguluhan kong sabi. Hindi na nawala ang kunot sa noo ko. Goodness! I don't have even a single idea of what they are talking about. Bumali sa akin ang bata na laki. Naroon pa rin nagugulang expression sa aking mukha. Bigla siyang napakamot sa kanyang ulo habang nakanguso. Na! Atad nani! Dilim ang kasabot! Paano na to? Hindi pala siya nakakaintindi. Tila nagre-reklamo sabi niya. Muli siyang bumaling kay Octavio na ngayon ay nakangisi nakatingin sa amin. Ikaw na lang translate kuya di! Lisuda ka ayaw magtagalog uy! Ikaw na lang mag-translate kuya! Ang hirap magtagalog eh! Sabi ng batang lalaki habang nakatingin kay Octavio at nagkakamot ng ulo. Nganong ako man, pagtuon mo magtatagalog dira. Gusto mang kahamu umadto ni Manila. Maayo na karug pa lang, ga-practice na muog Tagalog. Bakit ako? Mag-aral kayo magtagalog. Hindi ba at gusto niyo pumunta ng Maynila? Kaya mabuti ngayon pa lang ay mag-aral na kayo magsalita ng Tagalog. Sagot naman ni Octavio at tuluyan ang tinigilan ang pagbabasa sa newspaper. Nakaekis na ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib hanggang nakatingin sa mga bata. Na? Dilim ako gusto muugta ng Manila. Traffic man daw kuno kaayo dito. Hindi ko naman gustong pumunta ng Maynila kuya. Traffic daw dun eh. Sagot naman ng batang babae. Magsasalitang sanang muli si Octavio nang sabay ko na itinas ang aking mga kamay. Wait, wait! Lahat sila'y napatingin sa akin at may pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong problema mo? Nagtatakang tanong ni Octavio. I gave him a sharp stare. Problema ko? Kayo! Kayo problema ko! Pwede ba magtagalog naman kayo? O kung hindi man, pwedeng pakatranslate naman? Nagmumukha na akong tanga dito na nakikinig sa inyo pero wala naman ako naiintindihan. Reklamo ko ng sinabayan pa ng irap. Unsa daw kuya? Ano daw kuya? Tanong ng batang lalaki. Nasa kanyang mukha ang labis na kaguluhan. Mukhang wala talaga siyang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Bala ko sana kausapin ng bata na bigla na lamang umakbay sa akin si Octavio and pulled me closer towards him hanggang sa madikit ang ulo ko sa kanyang balikat. Anong? Pasagdain na lang ninyo ha? Agbakong mangudning, baybahanan ni usahay. Huwag niya lang siyang pansinin, tinutopak din kasi talaga ito minsan. Tumangutango naman ang mga bata bago nagsipagtakbuhan ng mga ito paalis. Marahas kong inalis ang braso niya nakaakbay sa akin at hinarap ko siya. Ano sinabi mo sa kanila? Nakataas ang isang kilay na tanong ko. He grinned mischievously. Wala naman,
Sinabi ko lang sa kanila na girlfriend kita. Halos malaglag ang pangako sa kanyang sinabi. The fuck? Well, this doesn't look bad, I said as I look at myself in the mirror. Suot ko isang kulay dilaw na bestida na lampas hanggang tuhod ko ang haba. Bulaklakin ang disenyo na bestida. It looks simple. Ibang-iba sa mga damit na nakasanayan ko ng suotin sa tuwing may mga mahalagang okasyon na kung pinupuntahan. Hinarap ko si Octavio na inaayos ang collar ng kanyang polo na suot. Saan mo ito nakuha? Tanong ko. Yes, he gave this dress to me. Kung anong nakain niya at binilhan niya ako ng damit, hindi ko alam. Anong nakuha? Binili ko yan. Sagot niya habang umuupo upang magsuot ng kanyang mga medyas. Tumabi ako ng upo sa kanya at inabot ang sapatos ko na may takong. The same shoes that I wore noong una akong dumating dito. You really must care for me that much na binilhan mo pa ako ng damit. Pangaasar ko nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naramdaman ko na lumingon siya sa akin at binigyan ako ng matalim na tingin. Hindi ba pwede magpasalamat ka na lang? Naiinis na sabi niya bago siya bumalik sa pagsusuot ng kanyang medyas. Bakit naman ako magpapasalamat? Hindi ko naman hiningi sa'yo na bilhan mo ako neto. Baliwala akong sagot sa kanya. Ibang klase ka talaga. Alam mo, hindi na nakapagtataka kung bakit kahit sarili mong ama itinapon ka dito. Ipagpatuloy mo yung ugali mo na yan at baka magising ka na lang isang araw na wala na palang gusto makasama sa'yo. He said seriously. Matapos niyang maisuot ang kanyang mga medyas at sapatos, ay tumayo na siya. Ang buhok naman niyang inasikaso niya. Tumayo na rin ako na matapos kong suotin ang sapatos ko. Tumayo ako sa likuran niya habang naka-ekis ang aking mga braso. Ano naman ngayon kung iwan ako ng lahat? As if I can't live without them. Nainis kong sagot sa kanya na sinamahan pa ng irap. Lumingon siya sa akin. Talaga? Eh hindi ka nga marunong magluto. Mga simpleng gawaing bahay nga lang, hirap ka nang gawin tapos sasabihin mo sa akin yan? Sa bagay, puro salita ka lang naman, wala kang gawa. He said, saka siya bumalik sa pag-aayos sa kanyang buhok. Bumangon ang inis na naramdaman ko para sa kanya. Bigla ay nagkaroon ako ng kagustuhan na sipain siya. Alright, siguro nga hindi pa ako ganun kasanay sa mga gawaing bahay. But I am learning, slowly. I am doing something to improve myself. The annoyance and irritation I am feeling for him intensified. Ibinaba ko ang aking mga kamay at kumuyom ang aking mga kamao. Madiin kong kinagat ang aking ibabang labi. Nang matapos siya sa pag-aayos sa kanyang buhok, ay humarap na siya sa akin. Ngumisi siya na nakakaloko. Ano, galit ka? Masakit ba marinig ang katotohanan? Nakangisi niyang tanong. Lalong dumiin ang pagkakagat ko sa aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ng sarili kong dugo. Ngunit binaliwala ko yun. If you're done with your shitty insults, leave. Hindi na ako sasama. Marin kong sabi bago ko siya tinalikuran at pumasok ako sa aking kwarto. Hoy! Hindi na niya natuloy pang kanya sasabihin nang malakas kong isara ang pinto ng aking kwarto. Galit kong hinubad ang kakasuot ko lang na sapatos at saka basta-basta na lamang yung tinapon. Ibang klase ka talaga. Alam mo, hindi na nakapagtataka kung bakit kahit ang sarili mong ama itinapon ka dito. Ipagpatuloy mo yung ugali mo na yan at baka magising ka na lang isang araw na wala na palang gustong makisama sa'yo. Those words hit me so hard. Tila isang malaking suntok sa akin ng mga sinabi niya. Baka magising ka na lang isang araw na wala na palang gustong makisama sa'yo. Napahawak ako sa aking dibdib nang makaramdam ako ng kirot roon. Umiling ako. Stop that, Angela. Katulad na sinabi mo sa kanya, kakayanin mo naman mag-isa kahit iwan ka ng lahat. You can live without them. I told myself, saka ako huminga ng malalim nang makailang beses. Umupo ako sa kama at kinuha ang aking cellphone. I dialed Cindy's number and waited ngunit hindi siya sumasagot. Sa bagay, umaga ngayon. She must be asleep or maybe she's working. Bumuntong hininga ako. Mukhang wala akong mapaghihingahan ng galit at inis ko. Tumayo ako at kinuha ang wallet ko. Without my dad knowing, bago pa man niya ako ipadala dito ay nakapag-withdraw na ako ng pera sa bank account ko. But half of my money ay nagamit ko na at ilang libo na lamang ang natitira sa akin. Since wala naman ako makakausap, then maybe I'll just have fun on my own. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking kwarto. Bago ako lumabas ay sumilip muna ako. Wala na si Octavio. Napaingos na lamang ako. He really left without me? Hindi man lang ako pinilit, like he always do? Eh ano naman ngayon kung hindi niya ako pinilit? In the first place, ayoko naman talaga sumama. Napabuntong hininga ko. Nababaliw na siguro ako. Ito ba ang epekto kapag wala akong nakakausap na matino?
I asked myself saka umiling-iling habang may maliit na ngiti sa aking mga labi. Tuluyan na akong lumabas ng kwarto at sinuot ang tsinelas ni Octavio. It is too big for me but I don't really mind. I have my own pair of slippers but I wanted to try his own slippers. It's too big for me but it doesn't make me feel uncomfortable at all. We just skin the odd. Since when did I started liking other people's things? Nang makalabas ako ng bahay ay lumingon-lingon muna ako. Nakasalubong ko pang tingin ng ilang mga kababaihan sa akin. Sinubukan kong ngitaan sila ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon ay iniirapan lamang nila ako bago iiwas sila ng tingin. Napailing na lamang ako. Wow, that was rude. Naglakad-lakad ako upang maghanap ng tindahan na maaari ko mabilhan ng alak. Habang naglalakad at lumingon-lingon sa paligid ay may ilang kalalakihan akong nakakasalubong at lahat sila ay nakatingin sa akin. Ngunit hindi kagaya ng mga babae, hindi matatalim na tingin ang ibinibigay nila sa akin. Instead, they are giving me friendly smiles na sinusuklian ko naman. Malayo-layo na rin ang narating ko hanggang sa makakita na ako ng isang maliit na tindahan kung saan may ilang mga babae nagchichismisan. Lahat sila ay may hawak ng mga sanggol. Their voices are so loud at lalo pa yung lumalakas sa tuwing tumatawa sila, which made me cringe. Ni hindi man lamang nila pinapansin ang mga anak nila na umiiyak habang yung ibang mga bata ay nagsisimula na maglaro sa lupa nang wala man lamang suot ng mga tsinelas. Aalis na sana ako at maghahanap na lang ng ibang tindahan nang tila mapansin ako ng isa sa mga babae nagchichismisan. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa dahilan upang makaramdam ako ng kaba. Bigla siyang tumayo at mukhang papalapit siya sa akin. Unti-unti akong umatras. Napangiwi pa ako na mapansin kong wala siyang suot na bra. And I can clearly see her nipples. Unsa imo? May kailangan ka? Nakakunot ang noon na tanong niya nang makalapit na siya sa akin. Nakakatakot siyang tingnan. The way she look and the way she talk to me. Parang anytime ay may gagawin siya masama sa akin. She looks so scary. Idagdag pa na hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. Paano kung masama pala yung sinabi niya? Hoy, unsa imo ba? Hoy, anong kailangan mo? Tila naiinis niya ng sabi dahilan upang muli ako mapaatras. Sigurado rin ako na makikita sa mukha ko na kinakabahan ako. I don't understand. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Lalong kumunot ang noo niya sa kanya. Nilingon ang mga babaeng kachismisan lamang niya kanina. Gihatay, kamo istorya ani o, gay Englishman? Tangina, kayo nga makapag-usap dito, nag-i-English eh. She said, bago muli tumingin sa akin. And now, she's staring at me as if she's trying to see my whole being. Parang gusto ko na lamang tumakbo palayo at umuwi sa bahay ni Octavio. Auntie Lorna! Pareho kami napalingon ng babae sa lalaking kakarating lang. Tumingin siya sa akin, nagtagpo ang aming mga mata. Gumisi siya sa akin na hindi ko alam kung para saan. Bigla rin akong kinilabutan. Naalala ko siya. Siya yung lalaki na nakasalubong namin ni Octavio habang papunta kami ng simbahan. Lumapit sa kanyang babae. Asa man kagikan? Ganihara kagipangita sa imong mama? Saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ng mama mo? The woman asked the guy. Napakamot sa ulo ang lalaki. Naalang ko'y giad to. May pinuntahan lang ako. He said. Saka siya muli tumingin sa akin. Hi. Nakangisi niyang bati sa akin. Hindi ko alam kung susuklian ko ba o hindi. Pero sa huli ay binigyan ko na lamang siya ng matipid na ngiti na pinagsisihan ko dahil bigla siyang lumapit sa akin habang nakangisi pa rin. Mabilis naman akong lumayo dahilan upang mapatigil siya. Lalo siyang umisi at kitang-kita ko na naman ang bungal niyang mga ngipin. Huwag kang ah! He stopped, then he looked at the woman na nasa tindahan at ngayon ay nasa amin ang atensyon. Unsa galit Tagalog sa kahadlok? Ano nga ang Tagalog na matakot? Hindi ko alam kung anong sinasabi niya ngunit kung pagbabasehan sa pagkakunot ng noo niya at tono ng pananalita niya, it's like he's asking, huwag kang mahadlok! Sagot naman ang isang babae. Ako naman ang napakunot ang noo. Huwag kang mahadlok? What does that mean? Yawa! Di mana mao! The guy said with a loud voice. Muli siyang bumalik sa akin at ginisehan ako ngunit ngumuhi lamang ako. Muli na naman siyang humakbang palapit sa akin habang nakangisi pa rin habang paatras naman ako ng paatras. Napakalakas na natibok ng aking puso. Pinagsisisihan ko na tuloy na lumabas ako ng bahay. Sana natili na lang ako sa loob ng bahay. Sana sumama na lang ako kay Octavio. Come on, Angela. Nasaan ang tapang mo? Hindi siya tumitigil sa kakahakbang palapit sa akin kaya't hindi rin ako tumitigil sa kakaatras. Hanggang sa wakas
ay tumigil na rin siya sa paglapit sa akin. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Kung may binabalak man na masama sa akin na lalaking to, hindi ko siya hayaang saktan ako. Pinatapang kong ekspresyon ang aking mukha at taas noo ko siyang tinitigan. What do you want? Matapang kong tanong sa kanya. Lalong lumawak ang ngisi niya dahilan upang ang takot na naramdaman ko ay napalitan na ng inis. I want to wipe that ugly grin on his face. Pagkaswerte ba jud ni Octavio? Napakaswerte talaga ni Octavio. Malisyoso niya akong tiningnan mula ulo hanggang paat hindi mawala-wala ang kanyang ngisi. Guwapa na, sexy pa jud. Maganda na nga, napaka-sexy pa, he said as he looked at my face at biglay parang gusto kong sumukan ng dilaan niyang kanyang ibabang labi habang nakatingin sa akin. Natila ba'y siya ako masarap na pagkain? Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking wallet habang kinuyom naman ang isa kong kamao. I stare at him coldly. I don't know what the hell are you talking about. Pero pwede ba? Huwag mo akong abalahin. Get the hell out of my sight. Nakakairita kang tingnan. Galit kong saad. Lalampasan ko na sana siya na bigla niyang hawakan ang isang braso ko. Nilingon ko siya at kitang kita kong galit sa kanyang mga mata. Maras kong binawi ang aking braso. Don't touch me! Baka may virus kang dala. Mahawaan mo pa ako! Nakangisi kong saad bago ako muling lumakad. Tumungo ako sa tindahan. Ramdam ko nakasunod sa akin ang tingin ng mga babaeng nagchichismisang kanina at maging ang mga bata ay nakatingin na rin sa akin. Pabili po ng beer! Kaagad kong sabi sa matandang babae na nasa loob ng tindahan. Kahit anong beer? Kaagad kong sabi upang hindi na siya magtanong pa. Binigyan niya ako ng isang bote ng Red Horse ngunit nagpadagdag ako ng dalawa pa. Pagkatapos kong bumili ay muli kong hinarap ang bungal na lalaki. I gave him a smirk bago ako tuluyang umalis, flipping my hair. Nang makapasok ako sa bahay ay mabilis kong ibinaba ang tatlong bote ng beer sa lamesa at ang aking wallet. Mabilis kong tiningnan ang aking mga daliri. The cups of the beer bottle left marks on my fingers. Namumula din ang mga palad ko. Naghugas ako ng kamay din, I search for the bottle opener. Kumuha na rin ako ng baso. Nang mahanap ko ng bottle opener, ay kaagad kong binuksan ang isang bote as I sat in front of the table kung saan nakapatong ang mga beer. Pinuno ko ng beer ang may kalakihan kong baso at mabilis ko yung ininom. Napangisi ako matapos ko maubos ang laman ng aking baso. Ah, that feels so good! I said with contentment. I look at the beer while grinding. I miss you, buddy, I said. Saka ko maling pinuno ng beer ang aking baso. Ah, this is what I want. This is what I needed. Umiikot ng aking mga paningin. Naubos ko ng tatlong bote ng beer na aking binili. Nahihirapan na rin akong tumayo at namimigat na ang talukap ng aking mga mata. Shit! Mura ko na muntikan na akong matumba pagkatapos kong sinubukan kong tumayo. Mabuti na lang at mabilis ako napahawak sa gilid ng lamesa. Napahawak ako sa aking noo saka ako umupong muli ng dahan-dahan upang hindi ako tuluyang mawalan ng balanse. I closed my eyes and laid my head on the table. Napakainit ng pakiramdam ko to the point that I just wanted to take my clothes off. Nang buksan ko ang aking mga mata, ay kumunot ang aking noo ng tila naging apat na ang beer na nasa harapan ko. Ni hindi ko na mabasa ang pangalan ng beer. Oh damn! I curse and groan nang tumindi ang init na naramdaman ko sa aking katawan. Muli ay sinubukan kong tumayo habang nakahawak sa gilid ng lamesa. Nang pakiramdam ko ay kaya ko ng balansehin ang katawan ko ay nagsimula na akong humbarin ang damit na suot ko. Hindi ko na kaya ang init na naramdaman ko. Nasa ganun akong posisyon nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumingon ako and I found Octavio staring right at me with a bewildered expression on his face. Andito ka na pala. Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin nang mabilis na isinarang pinto pabalik. Kumunot ang aking noo at nagkibit balikat. What the hell is this problem? I asked myself at pinagpatuloy ang paghuhubad. Nang tuluyan ko na maalis ang damit sa aking katawan, ay muli akong umupo. Hindi tuluyan na pawi ang init sa aking katawan, ngunit kahit papaano ay guminhawa naman ang aking pakiramdam. Mula sa pagkakaupo ko sa harap ng lamesa, ay lumipat ako sa mahabang upuan na malapit sa pinto ng bahay. Ilang beses pa akong muntik na madapa bago makarating sa kawayang upuan. Dahan-dahan akong humiga roon. Bahagya pa ako napaungol na maramdaman ng aking hubad na likuran ang malamig na mga kawayan. This is so good, I whispered habang ninanamnam ko ang kaginhawaang ibinibigay ng kawayang upuan na aking kinahihigaan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang aking isang kamay ay itinakip ko sa aking nakapikit na mga mata. Habang ang isa ko namang kamay ay nasa aking hubad na tiyan. Paidlip na sana ako nang muling bumukas ang pinto ng bahay
ngunit hindi ko na yun pinansin. Ang sunod na lamang na narinig ko ay ang muli pagsara ng pinto at ang boses ni Octavio na tila ba galit. Hoy, nababalo ka na ba? Magbihis ka na nga, galit niyang sabi. I just groan as an answer. Nakapikit pa rin ang aking mga mata. I am too sleepy to entertain him. Angela, ano ba? Magbihis ka sabi. Muli ay galit niyang sabi. Ah, did he just call me by my name? That's a first. Nakangisi na inalis kong aking kamay na nakatakip sa aking mga mata at iminulot ko ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin si Octavio na nakatayo sa aking harapan ngunit nakapaling ang kanyang ulo na tila ba ayaw akong tingnan. Kumunot na naman ang aking noo. Kahit tinatamad ay pinilit ko magsalita. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ko sa kanya gamit ang aking pinakamahinang boses. Muli na naman ang labo ang aking mga paningin. Ah, whatever that beer is, it really hit me. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Magbihis ka. Hindi ko na alam ang mga sumunod pang sinabi ni Octavio. I am too drunk and too sleepy upang intindihin pa ang kanyang mga sinabi. Hanggang sa tuluyan na nga akong ginapi ng antok. Nang magising ako ay ganoon na lamang ang pagkirot ng ulo ko. Sapu-sapu ko ang aking ulo habang bumabangon ako. Shit! Pakaramdam ko ay hinahati ang ulo ko dahil sa sakit. I remembered how I drank the 2 bottles of a beer on my own. I also remembered how I took off my clothes hanggang sa dumating si Octavio. Maging ang pagpapabihis na sa akin ay naalala ko. I am always like this. Kahit gaano pa ako kalasing ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga pinagagagawa ko. Nang bumangon ako ay doon ko lamang napansin na nasa loob na ako ng kwarto ko at nakasuot na sa akin ang mismong dress na ibinigay sa akin Octavio na aking hinubad. Hindi ko na kailangan pang magtaka. Alam ko nang siya din na nagbihis sa akin. It is funny that he was able to dress me up kahit pa inisa sa akin. Mukha may tinatago talagang kabaitan kahit papaano ang lalaking yun. Sapo pa rin ang aking noon na inabot ko ang aking cellphone na nakapatong sa aking nakatuping mga damit upang tingnan ko anong oras na. Ganun na lamang ang gulat ko na malamang alasing ko na ng umaga. Wait, umaga na? Anong oras ba ako nakatulog kahapon? Ibinalik ko ang aking cellphone sa kinalalagyan nito bago saka ako tumayo. Hindi ko mabilang kung ilang beses pa ako nakapagmura dahil sa tuwing gumagalaw ako ay sumasabay din ang kirot sa aking ulo. Rinig na rinig ang paglangit-ngit ng pinto ng aking kwarto nang buksan ko iyon. Mabuti naman at gising ka na. Biglang sabi ni Octavio na bahagi ako ikinagulat. I look at him. Nakatalikod siya at mukhang abala sa kanya niluto. Tuluyan na ako lumabas ng aking kwarto at bumaba. Ipinaghila ko ng upuan na nasa harap na lamesa ang aking sarili at umupo ako habang sapo pa rin ang aking ulo. Ah, fuck! I said and groaned. Lumapit sa akin si Octavio na may dalang isang tasa. Nagsimula siyang magtimpla ng kape. Nang matapos sa pagtitimpla ay nilapag niya iyon sa aking harapan na muli ay bahagi akong ikinagulat. Nakakunot ang noon na tiningala ko siya. Inumin mo. Malapit na rin matapos yung niluluto ko. Maghintay ka na lang dyan at sabay na tayong kakain. He said at muli akong tinalikuran upang muling asikasuhin ang kanya niluluto. I didn't say anything. Nagpalipat-lipat ang aking tingin sa nakatalikod na si Octavio at sa kaping inilapag niya sa aking harapan. Hindi ko napigilang mapangiti at umiling. This guy never fails to surprise me. Ininom kong tinimpla niyang kape and I must say, masarap ang pagkakatimpla niya. Though instant coffee lang naman yun, ngunit hindi ko na isinatinig yun. Tahimik lamang ako habang iniinom ang kape na kanyang tinimpla para sa akin. Paminsan-minsan naman ay sinusulyapan ko siya na abala pa rin sa pagluluto. Nang matapos siya sa ginagawang pagluluto, ay naghain na siya ng kanin at ulam na niluto niya. Biglang kumalam ang aking sikmura nang makita ko kung anong ulam na niluto niya. Hindi ko maiwasang mapalunok habang nakatitig sa lechon paksiw na umuusok pa. Pinabaunan ako ni Lando ng lechon kahapon para daw sa'yo. E kaso, ang taong sana ay kakain ng lechon. Naabutan ko lang naman na lasing kaya eto, pinaksiw ko na lang. Pasaring niya sa akin, hindi ko na lamang pinansin ang kanya sinabi. Sino si Lando? Tanong ko habang kumukuha ng lechon paksiw. Yun yung kinasal, sagot niya sa akin. Tumangulang naman ako bilang sagot. Kumikirot pa rin ang ulo ko kaya minabuti kong tumahimik na lamang. Muli ko nasapo ang aking ulo. Nang pakiramdam ko ay tila mabibiyak na naman yung sa sakit. Napansin naman yun ni Octavio dahil pansamantala siyang tumigil sa pagkuha ng kanin at tumingin sa akin. Ano, masakit ano? Aniya at muli nagsandok ng kanin. Ano ba kasing pumasok dyan sa kokote mo at naisipan mong uminom? 3 bote pang ininom mo tapos mag-isa ka lang?
paninermon niya sa akin. Pwede ba, Octavio? Kahit ngayon lang, tumahimik ka muna at huwag mo akong pakialaman. Inis kong sabi sa kanya, saka ako nagsimulang kumain. Ayan, diyan ka magaling. Magagalit-galitan ka. Nagtatanong lang naman ako ah. Masama na bang magtanong ngayon? I groaned when I felt my head ache even more. Bumuntong hininga si Octavio. May kinuha siya mula sa bulsa ng shorts ng kanyang suot at inilapag iyon sa harap ko. Mabilis kong tiningnan ang bagay na inilapag niya. Inumin mo yan pagkatapos mong kumain. Aniya, saka nagsimula ng kumain. Ilang segundo kong tinitigan ang gamot na inilapag niya. I bit my lower lip. Salamat. Mahina ang boses na sabi ko. The way I uttered my thank you is so soft that it's almost a whisper ngunit narinig pa rin iyon ni Octavio. Tumitig siya sa akin na tila ba hindi siya makapaniwala nagpasalamat ako. Bigla ako nakaramdam ng hiya kaya naman tumungo ako. Walang anuman. Biglang sagot niya at kumain na ulit. Sa buong durasyon ng pagkain namin ay wala nang nagsalita ni isa sa amin. Maybe because of the atmosphere? Matapos kong kumain ay kaagad ko nang ininomang gamot na ibinigay niya sa akin. Nagpresenta din ako na maghuhugas ng aming mga pinagkainan. Yes, nagpresenta ako sa unang pagkakataon. Ngunit umayaw naman si Octavio. Sinabihan niya lang ako na magpahinga na lamang muna. Muli na naman ako nasurpresa sa kanyang ginawa. Unti-unti ay nakikita at nalalaman ko nang kaya rin pala akong pakitaan ang kabutihan ng lalaking to. Hindi ka ba papalaot ngayon? Tanong ko kay Octavio habang sinusuklay ko ang aking buhok. Katatapos ko lang maligo. Maginhawa na ang aking pakiramdam at medyo nawawala na rin ang kirot sa aking ulo dahil sa gamot. Hindi na muna. Sagot na sa akin habang nakaupo sa harap ng lamesa at may isinusulat sa kanyang maliit na notebook. Dahil sa curiosidad ay nalapitan ko siya nang hindi man lamang niya namamalayan at sinilip ang kanyang sinusulat ngunit hindi ko naman maintindihan. Ang pangit naman na sulat kamay mo. Ano ba sinusulat mo dyan? Biglang tanong ko. Bagya siya nagulat at mabilis isinarang notebook. Nilingon niya ako. Huwag ka ngang kung saan-saan sumusulpot. Isa pa, ano naman ngayon kung pangit ang sulat kamay ko? Ikahihinabay ng ekonomiya natin? Aniya saka tumayo at lumipat sa pahabang upuan na malapit sa nakabukas na pinto ng bahay. Sumunod ako sa kanya tumabi ng upo. Binigyan niya ako ng matalim na tingin ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip ay tumingin ako sa labas. Maaga pa kaya't hindi pa ganong kainit ang sinag ng araw. Malinaw at tahimik rin ang dagat. Idagdag pa malakas at malamig na simoy ng hangin. Walang gaano mga bata na naglalaro sa labas dahil na rin siguro sa may pasok ang mga ito. Tumitig ako sa dagat, hindi ganong kaalon. Bigla ay parang gusto kong maligo sa dagat kahit pakatatapos ko lang maligo. Kailan nga ba ang huling beses na nakapag-swimming ako sa dagat? Hindi ko na matandaan. Tumayo ako at nakapaan na lumabas ng bahay. Uy, saan ka pupunta? Tanong ni Octavio. Nilingon ko siya. Nakakunot ang kanya noo habang nakatingin sa akin. Maliligo ako. Sagot ko sa kanya. Lalo lamang kumunot ang kanyang noo. Kaliligo mo lang hindi ba? Nagtataka niyang tanong. I rolled my eyes on him. Sa dagat ko gustong maligo. Gusto ko mag-swimming. Sagot kong muli sa kanya. Saka ako tuluyang naglakad patungo sa dagat na ilang hakbang lamang ang layo. Tumigil lamang ako na maabot na ng alon ng aking mga paa. Somehow, it made me feel happy. The sea water isn't that cold dahilan upang lalong tumindi ang kagustuhan kong maligo. May ilang mga tao ang dumadaan. Hinayaan nilang mabasa ng tubig dagat ang kanilang mga paa. At sa tuwing dumaraan sila sa tapat ko ay napapatingin sila sa akin. Ang iba ay giningitaan ako na sinasagot ko rin naman na matipid na ngiti. Tumayo ako sa harap ng malawak na karagatan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko malakas na hangin na tangin ang aking buhok at dinadama ng aking balat ang malamig na simoy ng hangin. Ang ingay na sanhi ng alon ay tila ba napakaganda sa aking pandinig. Tila pinapakalma nito ang aking isipan. Nang buksan ko ang aking mga mata ay sumalubong sa akin ang tila pinagtagpo ng kalangitan at karagatan. At sa pangalawang pagkakataon ngayong araw ay muli na naman akong napangiti. The scenery is so beautiful and so majestic that it is filling my heart with a different kind of happiness. Happiness that I never felt whenever I go to bars every night. Kasi yan hindi ko naramdaman sa kahit kanino. Kahit kay Cindy o kay Daddy. Mahal ko si Daddy and I'm happy whenever we're together but that happiness is different from the happiness that I'm feeling right now. Mukha kang timang. Biglang sabi ni Octavio na hindi ko man lamang namalayan na nasa tabi ko na pala. Nilingon ko siya, nakatingin din siya sa karagatan at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi.
And it fascinated me. Hindi ko magawang alisin ang aking tingin mula sa kanya. Sabihin mo na lang na nagagapuhan ka sa akin. Hindi ganyan na tinititigan mo ko. Biglang sabi niya at nakangisi na lumingon sa akin. And that's it. My fascination towards him ended. Yabang, I said as I rolled my eyes. Ibinalik ko ng aking tingin sa karagatan at muli na naman akong humanga sa ganda nito. Ang ganda! Hindi ko napigilan sambit and a small smile appeared on my lips again. Sobrang ganda. Pagsang-ayon naman ni Octavio. Hindi mo ito makikita sa syudad. Pagpapatuloy niya sa kalumingon sa akin, lumingon din ako sa kanya. Nagkasalubong ang aming mga mata and for the first time, I saw a genuine look on his face. Yung walang halong pang-iinis. Ibinalik ko na naman muli ang aking tingin sa karagatan. Wala nga, walang sariwang hangin, walang ganito kaganda na dagat, puro usok na galing sa mga sasakyan ang naaamoy ko doon. Puro nagtataas ang buildings. Unlike here, this place is beautiful. Eh bakit gustong-gusto mo nang umuwi kung nagagandahan ka naman pala dito? Muling tanong niya. I don't belong here, Octavio. My life isn't here, sagot ko sa kanya. Yun naman ang totoo. Oo, at napakaganda ng lungalong. Tahimik, walang masyadong polusyon ngunit hindi ako nababagay rito. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Hindi ako nararapat sa lugar na ito. I still want to go back to my old life. Sa bagay, tama ka naman. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Kaya dapat magpakabait ka na para makauwi ka na. I rolled my eyes for the third time at bahagyang sumimangot. Ayaw mo talaga sa akin ano? Halatang pinapalayas mo na ako eh. He chuckled a little. Ayaw mo rin naman sa akin, hindi ba? Tanong niya pabalik sa akin. Nakakainis ka kasi. Wala ka na ibang ginawa kung hindi ang pahirapan ako. Kung sana'y mabait ka sa akin, edi sana ayos tayong dalawa. Isa pa, mabait naman talaga ako. Naiinis na talaga ako sa'yo. Sagot ko sa kanya habang nakasimangot. Muli akong napalingon sa kanya nang malakas siyang tumawa at hindi ko napigilang humanga. As I saw his laughing face, yung tawa niyang walang halong kasarkastikuhan. His laugh is genuine that I can't help but smile. Akala ko ba maliligo ka? Tanong niya sa akin nang matapos na siya sa pagtawa. Oo nga, sagot ko sa kanya. Nagulat na lamang ako na bigla niyang hawakan ang isang kamay ko at hilahin ako. Teka, saan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong na mapansin kong hindi pa uwi sa bahay ang direksyon namin. Basta, sagot niya sa akin at nagsimula na siyang tumakbo. Hey! Reklamo ko ngunit tumawa lamang siya at patuloy na tumakbo. Wala na akong nagawa. Sumabay na lamang ako sa kanyang pagtakbo habang umiiling, ngunit may ngiti naman sa akin labi. Ah, he really is full of surprises. Saan kaya dadalhin Octavio si Angela? Mahanap na kaya ni Angela sa puso niya na may lugar doon ng binata? Makasanayan na kaya ni Angela ang simpleng buhay na nararanasan niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.